Sa kabila ng mga nangyayaring adjustment sa ating national team, lalo na sa preparasyon, patungong 2023 ay masasabing mapalad pa rin ang Pilipinas na patuloy ang ating training sa kabila ng kawalan ngayon ni Coach Tab Baldwin. Maraming hindi pwede, pero may mga dumarating at sasama sa ating programa. Katulad lamang ng 6'7", 16 years old na si Calum Harris. And bago tayo magpatuloy ay feel free to subscribe and hit the bell button para pareho tayong updated. Sa lahat siguro ng prospects sa Amerika, itong si Calum Harris ang pinakamalinaw ang interes at handang i-represent ang ating national team. At ang latest nga po, ang samahang basketball ng Pilipinas ang mismong nagkumpirma na makakasama si Harris sa ating Gilas program. And by next month ay makakasama na ito sa training para sa pag-prepare sa mga tournaments at sasagad na hanggang sa 2023. Siya ay welcome ni SBP President Al Panlilio at ang kasalukuyang coach na si Chot Reyes. Ayon kay coach ay malaking bagay ang pagsama ni Calum para sa ating national pool. Pinuri nito ang kanyang energy, versatility at pagiging athletic at inaasahang maging mainstay na talaga itong si Calum sa long-term program at preparation ng ating koponan. Well, the future is bright dahil sa length ni Calum na 6'7 at posible pang lumaki dahil bata pa nga ito. At saktong-sakto rin sa kanyang position na small forward na kailangan din ng size ng Pilipinas. Pwede na maglaro itong si Calum mula FIBA Under 16, yun lang talaga ay nasira ang mga schedule dahil sa pagpasok ng pandemya. And hopefully ay bumalik muli ang mga youth events simula rito sa Asia. Isa nga sa hindi nakalaro sa youth team ay itong si Francis Lopez na ngayon ay nasa seniors na. Maganda rin mag-combine ng dalawa na magbibigay ng athleticism sa ating pambansang koponan. Malakas na 2023 ang target ng SBP. Mga players na makakasama nila Kaya at AJ Edu. Sinimula ng batch ni Dwight Ramos na marami pang taon ang lalaruin para sa ating national team. And for now si Calum Harris ay ang patunay na kung gusto ay may paraan. Huwag nating pilitin ang iba kung ayaw. Ang importante ay bukal sa puso ang pag-represent at magbibigay ng oras para sa ating Gilas Pilipinas. And of course, huwag nating kalimutan ang mga homegrown na players natin na sana ay magkaroon din ng pagkakataon na makasama sa training. And again, para dito kay Calum, ay sana makapagsimula siya sa ating youth team dahil pwede pa siya hanggang under 19. And ang struggle lang talaga ay kailang babalik ang mga youth competitions. Well, makikita ito ni Coach Chot kung siya ba ay ready na nang sumalang in a very near future na makapaglaro sa men's team. Sa ngayon, ang importante ay pinagpapatuloy ni Coach Chot Reyes ang youth program ng Gilas. Di ba nagpunta pa nga siya ng Amerika para bisitahin at suportahan si Kai Soto. Ngayon ay tuloy-tuloy lamang ang programa and we can see the future is bright.